Yun mga utong, sinek na naman natin yung brake pads natin sa likod. Pudpud na naman, mga katong. Ito. Yan. 2 months ko palang binili sa kasa yung brake pads. Worth to 500 yung brake pads. Kaya tinanong nyo, 2 months pa lang wala na. Bakal sa bakal na naman. Ayan. Kung kinaayod niya na naman tong rotor disc. Kaya magastos pala tong brake pads. 2 months pa lang pudpud na. Ayan. Ayan. Tatanggalin na muna natin mga tong. Ayan mga katong, natanggal na natin. Tingnan nyo. 2 months pa lang ganyan na kagad. Yung pudpud niya. Binili ko na sa kasa to mga ito. 500 rin. Medyo may kamahalan nga sa kasa. Nga lang, ito. Pudpud naman na kagad. Yan. Kung may ano yung diferensya, kung problema. Try natin lagyan ng grasa itong mga ito. Itong sa slider niya. Baka dito minsan nag-stack up din eh. Kaya tatry natin. Pero bumili na rin ako ng brake pads. Ayan. 160 sa Shopee. Ewan ko kung okay to o matigas mga katong. Ayan o. Mukhang matigas siya mga katong. Parang doon sa ano. Ewan ko kung puputputin niya naman tong rotor disc. Pero tatry rin natin mga katong. Ayan. Kasi yung original sa ano kasa. Mabilis maputput. Hindi ko naman inaano nga lang. Siyempre sayang din yung ano. Sayang din yung 500. Kaya itong in-order ko sa Shopee, 160 lang mga ito. Mukhang matigas. Pero, titignan natin kung ito naman rotor disc yung puputputin niya. Ayan. Kaya, lagyan na muna natin. Nilalagyan na natin ng BG, anti-squeaky, mga katong. Ayan. Nilalagyan natin yan. Palibot yan mga katong para medyo lumambot-lambot naman yung yung brake pads. Mukhang matigas talaga mga katong. Kaya siyempre binili lang natin sa Shopee. Sigurado hindi yan original. Ito naman ito brake lube. Grasa siya mga katong. Ayan. Ilalagyan natin dito sa slider niya. Ayan. Kaya para hindi rin siya pantay yung kain niya sa brake pads mga katong, para may lubricant yan. Yan, lagyan lang natin, tapos ikakabit lang natin doon sa caliper mga katong. Ayan, brake lube BG mga katong. Yan, dyan natin lalagay mga katong. Kaya papatuin lang natin yan mga katong. Yan mga katong, ilagay na natin sa slider o yung bracket ng caliper mga katong. Ayan, matuyo na yung yung nilagay nating BG, anti-squeaky. Para medyo lumambot naman siya siguro. Ayan, itutulak naman natin tong piston mga katong. Pero kailangan natin ng buksan to mga katong para hindi masira yung ABS natin, para hindi masira yung doon yung mechanical do sa ABS, kaya doon nasisira. Kaya dapat buksan natin yung itong bleeders itong bleeder. Ayan. Para hindi siya mapersa yung fluid doon sa papuntang ABS mga tong, para hindi bumalik yung fluid. Ayan. Yung mga itong itutulak lang natin para mas madali lang rin.
Okay. Yan mga katong na naitulak na natin yung piston, kaya ilalagay na natin itong mga itong brake pads. Yan. Yan mga katong na bleed na rin natin. Nga lang ayan. Kanya lang mga katong yung sukat ng ano fluid. Yan. Ayan. Ganyan lang mga ito. Tapos ilalagay nyo natin dito. Itong cover nya. Tsaka ito. Ayan. Siguraduhin yung magbukas kayo nito kasi mga katong kapag hindi kayo nagbukas at pinigahan nyo yung piston dito, sigurado babalik sa pneumatic o doon sa mechanical niyang nung ABS, kaya babalik ang fluid doon, pwedeng possible na bumaligtad din yung mga piston doon, kaya merong tendency na masisira yung ABS nyo. Ayan, yung katong. Kaya kailangan nyo magbleed o magpasingaw dito bago niya itulak yung piston. Piston ng caliper mga katong. Ayan. Sana nakatulong ako. Please subscribe, share, and like. Comment na rin mga katong. Thank you.